guys! Welcome to my YouTube channel. For today's vlog po, isi-share ko po sa inyo yung isa sa mga makeups na ginagamit natin every time na magme-makeup po tayo, and that is yung pangkilay. So, meron tayong dalawang klase ng pangkilay na palaging ginagamit. Depende po sa mga useful sa atin, and then kung anong komportable sa atin, kung saan tayo compatible na gamitin o magaan gamitin. So guys, sa mga interesado pong manood about this video, just subscribe to my channel and just keep on watching. So guys, may dalawang klase ako ng eyebrow pencil na laging ginagamit. So i-share ko lang sa inyo kung anong difference nitong dalawa. And then, kung saan ako nagiging madalas komportable at parati kong ginagamit. And then, kung saan ako nagsimula. So, guys, I have two types of eyebrow pencil. So, guys, this is from, nabili ko siya sa Shawel Makeup, guys. Alam ko pag ganito mga retractable, mga nasa, depende po sa brand, guys, ha. Nabili ko siya sa Shawel, nasa cost ng mga 100 plus or wala pa siyang 200 pesos, guys. So, guys, si retractable is ganito ang itsura pag tinanggal. So, guys, itong itsura niya, nakaslanting. And then, ito, guys, itong retractable, hindi na siya kailangan ng kahit anong pantasa or what. Basta ganito lang siya ipu-pull out. Ayan. Yan ang itsura niya, guys. So, actually, guys, matagal na sa akin to, ah. Taon na rin. Pero kita niyo, madami pa. So, guys, ganyan siya kahaba. So, ito yung laman niya sa loob na hanggang ngayon, hindi ko pa nauubos. So, pag sinabing retractable, guys, pwede nyo siyang i-move out and move in. So, sa other side, andito naman, meron na siyang naka-redding spoolie o yung pansuklay sa kilay natin. O pang, ano ba yung pampaayos? Pangsuklay niya bago nating guhitan ng lines ng kilay natin. So, si tandaan nyo po, si retractable is meron siyang sariling kailangan lang natin siyang ikutin, paloob at palabas. So, si ano naman, si eyebrow pencil, siya naman yung guys na ginagamitan ng pantasa o kailangan tasahin. Para pag napudpud siya, pwede nyo ulit tasahin and then pwede ulit siyang bumalik sa ganitong itsura. Yan guys, so. Uy, ayaw mag-focus. Yan o, medyo malabo lang. Ayan guys, so. Matuli siya. Parang siyang pencil o yung ginagamit natin pansulat. So, guys, itong eyebrow pencil naman na natin, eyebrow pencil na meron ako, this is from Ever Belena Pencil. Nabili ko po siya sa halagang 75 pesos, guys. Actually, medyo nabawasan na siya. Dati mahaba yan ng konti. Mga siguro hanggang ganyan, guys. So, guys, ang gagawin natin is ganito. Para makita natin ang difference nilang dalawa. So, dito sa side na to is gagamitan natin si eyebrow pencil. And then this one on other side is si retractable. Para mapakita ko sa inyo kung anong difference nilang dalawa. So guys, umpisa na natin. Umpisaan ko siya guys dito kay eyebrow pencil. Kung saan din ako nagsimula na natuto na gumuhit ng sarili kong kilay. Dati talaga guys, pag umpisa mo pa lang sa babae, yan ang isa sa pinaka mahirap na alam mo yung paraan nila para mag-makeup is yung sa eyebrow o sa kilay natin. So this type of eyebrow pencil, dito ako na natuto lahat guys. So nung natuto na ako guys, natutunan ko yung step by step. So i-share ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So guys, ito ha, pag sa ganito kailangan meron tayong naka-redding spoolie or yung suklay nga kagaya nung sa isa. So kailangan lang natin siyang isuklayin guys. And then pag gumuguhit tayo ng kilay natin, nag-apply tayo para sa kilay natin guys. Ako, natutunan ko na kailangan pag in-apply, guys, dito, simula sa kalahati nitong part na to, papunta sa dulo. So, guys, pag meron ng talagang may lines na, o meron na kayong meron na kayong susundad na guidelines, sisimulan niyo siya lagi dito sa kalahati. So, guys, dito, umpisaan ko siya. Ilalines ko siya, yung susundan ko yung paano siya nakaguhit yung kilay ko. So guys, ayan, inumpisahan ko na. Mas medyo creamy lang din ng konti to, yung texture ng kilay na to. And then guys, pag na yan, nasundan nyo na yung lines ng kilay nyo. So,
from doon sa kalahati na ginuhitan ko, guys, gagamitan ko na siya ng spoolie. Ito, guys. Para yung, pag nasuklay ko na, simula doon sa ginuhitan ko, guys, so may matitira pa ditong mga excess nung eyebrow pencil. So, tsaka ako siya, susuklay dito sa pinakadulo, papunta sa gitna. Yan. Para maging ang labas-labas lang nung pagkakagawa natin ng kilay is parang natural na kilay. Yan. So guys, pag alam bawang hindi pa kayo ganun hindi pa kayo ganun kontento sa ano, pwede nyo pa naman siyang dagdagan. Pero para sa akin, ano na to, okay na to. Kasi para yung maging ano lang, natural na kilay o pang everyday. Kasi pang everyday guys, mas maganda pa rin yung natural lang kilay natin. Ayan na guys. Pantay na siya, oh. Tsaka guys, kailangan ang line ng dulo ng kilay natin is hangga't maari ganito lang ang form, ang ano niya, nakalimutan ko ilang degrees 'yon. Basta ganito lang siya, guys, hindi yung penis sumobrang ganun kahaba, ah. Dapat ganito lang siya kahaba. So guys, after naman nitong eyebrow pencil, doon naman tayo kay retractable. After natin kay retractable, this other side, dito naman, retractable kay eyebrow pencil, dito naman tayo kay retractable. So, ito si retractable na gagamitin natin, guys. Gaya na sabi ko, si retractable, hindi na natin kailangan ng pantasa. So, ano lang natin siya, pull out and then pull back. Meron na siyang sariling para, alam mo yun, hindi na natin, kailangan guys, pag nilabas mo siya o pinull out mo siya, hindi, wag masyadong haba dahil minsan, may possible talaga maputol. Kasi manipis lang siya, guys, oh. Napakanipis lang yan. So, pamalabo lang, hindi ko ma-focus, pasensya na. So, ito si retractable, guys. Kahit konting-konti lang, yan, oh. Konting-konti lang, guys. Actually, mahaba pa yan, eh. Yan. Ganyan lang siya kaiksi, guys. Pwede na. So, si retractable, guys, kumpara mo dito kay eyebrow pencil, ito, mas eyebrow na pencil na to, medyo mas iba yung texture ng, ano, ng pencil niya kumpara dito. So, guys, itong gagamitin natin. Bago natin ulit siya guhitan, kailangan nasuklayan na natin yan, guys. O naayosan natin yung ano ng form ng kilay natin. The same din po, pag tayo guguhit, ginagamit, ang ginagawa ko is kalahati lang, guys. Yan, papunta dito sa dulo. Ang pagkakaiba lang kasi sa akin, guys, mas feel kong gamitin si eyebrow pencil. Which is yung tinatasa. Kasi minsan, guys, sa totoo lang, may times talaga na hindi tumatalab sa akin yung retractable. Alam mo yun? Masyadong light para sa akin. Tinan nyo, guys. So, kumpara nyo siya dito. Dark na siya pag dito pa lang sa kalahati. Lalo na pag sinuklayan ko. Dito, guys, yung retractable, light siya sa akin. So, kailangan ko pa talagang i-force na, alam mo yun, na kapalan siya. So, yan. Dadagdagan ko pa, ha. Napaka-light siya sa akin, guys. I tried use retractable na ito, guys. Ay, actually, hindi siya retractable pala. Ito, basta ito, guys. Kulitin ko, ha. Itong retractable sa akin, napaka-light niya. Tsaka, para minsan nag-struggle akong gamitin. Kaya, mas madalas, komportable ako kay eyebrow pencil. So, ito, pag sinuklay natin, balik lang natin, baka maputol. Yan, guys. Yan, no. Guys, okay. Ikumpara nyo siya, ha? Actually, pantay naman siya, guys. Pantay naman siya. Yun nga lang, sa texture ng ano, mas light siya sa akin, guys, ah. Hindi siya ganun, actually, parang hirap pa siyang tumalab sa akin. So, yan, susuklayan ko lang. Kung baga talagang gusto nyo natural na natural, pwede ito si retractable, ayan, guys, so light kumpara siya dito. Kaso, guys, sa type of ano eyebrows na gusto ko is yung mga ganito, guys, kumpara dito. Kaya madalang ko lang siyang gamitin, eh, kung tutuusin. Pero okay na siya, guys. Ayan, no, pantay na. So,
para sa akin, guys, panalo pa rin si Eyebrow kasi una diyan ako sa kanya ako unang natutong gumamit ng pag-drawing ng kilay ko. And then hanggang natutunan ko siya. Tapos tsaka nagiging light easy way ko siya para ay ma-drawing ko talaga. Pero pag talagang gusto niyo light na light lang o sa bahay lang kayo, pwedeng-pwede rin naman si retractable, guys. Oh. Yan, yun nga lang talaga, mas matingkad ang pagkaka-darker ni Eyebrow pencil. Yun kailangan tasahin. Ito, lightweight. Then natural na natural. Yun nga lang talaga pag gusto mo yung mga tipong ano. Ayan guys, so pag matagal na siya sa iyo, lumalabas na yung natural. Ito talaga si pencil is ano pa siya, medyo darker pa. And then siguro kahit kinabukasan, hindi ka makapaghilamos. Ayan guys, kitang-kita pa rin. Yan oh, difference nila, mas makapal to kumpara kay retractable. Ayan guys. Pero ako papipiliin, mas gugustuhin ko po si itong si Eyebrow. Itong si Eyebrow pencil, si mismong pencil kumpara kay retractable na basta siguro, pero ginagamit ko rin siya guys ha, kasi meron ako eh. Kumbaga may iba pa akong klase ng retractable, pero yun nga lang, black siya, hindi siya pwede sa ano, sa ganitong everyday look or ano, pang everyday mo lang, hindi siya pwede. So, kahit siguro sa mga lakad, hindi kasi, pag nakablock ka kasi, parang antaray-taray mo ng tingnan sa kilay mo, pag lalo na sobrang kapal mo maglagay. Pero dito kasi kay ano, kahit makapal siya, ganun pa rin, kaya ko siya maging natural na kilay. Pero kung gusto niyo talaga natural na natural, si retractable. So, guys, sana po sa video na to, may na-share ako sa inyo kahit papano about the eyebrows o pangkilay. Actually guys, sa totoo lang, years ang tinakbo bago ako natutong magkilay ng sarili ko. Dati pa nga, one line lang ako magkilay. Alam mo yung one line? So, si one line, yung as in talagang kala mo, ginunghit lang ng diretso. Kumpara mo siya sa eyebrow ko ngayon, sa kilay ko ngayon, nagkaroon siya yung mga parang natural na form ng kilay. So, pero kahit pa paano rin guys, may konting ano na yan, may tabas na yan eh. So, para sa akin guys, thankful ako na for many years na ano, bago ko siya talaga natutunan o na ano, bago ko nabiyasa sa pagkikilay ko. So, minsan din talaga may time na rin na pag tinatamad ako, okay na sa akin kahit hindi. Basta nakaahit na lang siya or nakatrim na siya. So, guys, sana sa video na to, kahit pa paano, may na-share ako about dito sa mga pangkilay na to, kung paano ko siya ina-apply. Sana nakatulong din sa inyo kahit pa paano. And then, kung ano po, sa susunod na mga vlogs natin, makikita nyo naman guys eh. Makikita nyo naman siya guys kung ano yung mga forma ng kilay na ilalagay ko sa mukha ko. So, sana po may nakatulong sa inyo tong video na to. And then, thank you for watching me. And then, God bless you po. Thank you.